Good day mga ka-garden. Problema nyo din po ba ang magpatubo sa inyong garden dahil nga po sa ganitong klaseng lupa? Kung makikita nyo po, yung lupa namin ay sobrang buhangin at ito po ay compact. And nung dumating po kami dito, medyo hirap po talaga ako sa pagpapatubo. Dahil nga po, ayan, kung makikita nyo, ang daming buhangin po niyan plus sobrang tigas. Pero wag po kayo mag-alala dahil ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga ginawa kong simpleng paraan para ma-amend yung soil na to. At ngayon po ay nakakapagtanim na nga po tayo ng mga simpleng gulay sa ating bakuran. So abangan nyo po yung mga simpleng steps. Dahil organic practitioner po tayo, medyo matrabaho lang po ang pag-amend ng ating soil. Pero sinasabi ko po sa inyo na sulit naman po siya. So, hindi lamang po tayo nakakatulong sa ating environment, kundi alam po natin na talagang safe yung mga kinakain natin na pagkain. Plus, in the long run, alam po natin na yung lupa natin ay mas nagiging fertile po siya. Para maging healthy ulit ang ating lupa, kailangan po na bumalik ulit yung mga microorganisms dito at yung mga earthworms na siyang nakakapagpabalik ng sustansya sa lupa. So, kaya ang una ko pong ginawa is ang pagbabaon ng ating mga kitchen scraps or yung mga kitchen waste natin dito sa ating bakuran. So, araw-araw ko po itong ginagawa at ito po ay magsisilbing pagkain ng mga microorganisms dito. Ayan, yung mga green na organic materials, sagana po sila sa nitrogen. So, yung mga kitchen scraps, yung mga balat pinagkatan nyo ng inyong mga gulay. Then, pwede nyo po silang ibaon dito. Actually, kahit po yung mga damo sa ating garden or kung nag-grass cut po kayo, din ibaon nyo na lamang po dito sa inyong garden. Maliban po sa mga green or mga nitrogen-rich na organic materials, ay pwede rin po tayo magbaon ng mga brown. So, katulad po nitong ating mga dried na leaves dito sa ating kapaligiran. Plus, kung meron pong mga shredded paper, so pwede rin po silang maging source ng carbon para sa ating garden. So, ayan po. Usually, lahat po ng mga nakikita ko na mga pwedeng malusaw sa ilalim ng lupa ay binabaon ko po dito sa aming garden para po sure ako na kapag nagpatubo po ako ng halaman dito ay makukuha po nila yung mga nutrient na kailangan nila. Ito, ipapakita ko sa inyo dito sa area na to kung gaano na kalalim, kung ilang inches na yung ating nailagay ng mga organic materials dito sa ibabaw. Kasi kung makikita nyo, ayan, hinuhukay ko to at makikita nyo naman na talagang buhangin pa po talaga siya sa ilalim. Ayan o. As in halos puti pa dahil nga buhangin po siya. So medyo makapal-kapal na rin yung mga organic matter dito sa ibabaw at yung mga nalusaw na nga, yung mga na-compost natin. Kaya nga yung mga tinatalim ko lang po muna dito is yung mga halaman or gulay na medyo hindi po maapailalim yung kanilang mga roots. So kagaya po ng petchay, mustasa, tapos actually kaya na dito ng talong at saka ng mais. Pero ayan o, kung makikita nyo talaga, sobrang buhangin pa rin po sa ilalim ng aming lupa. Kaya kailangan po talaga nating tiyagain na maglagay ng mga organic matter dito sa ating lupa para po maging angkop siya na taniman ng kahit mga simpleng gulay lang na ating kinakain sa araw-araw. Ayan, kung meron po kayong mga egg boxes, pwede po siyang ilagay, mga papel-papel, yung mga libro-libro na hindi na ginagamit ng mga bata, mga notebook. So, pwede nyo po silang ibaon din dahil source din po sila ng carbon. Ito po yung pinaka-importante sa process na ginagawa ko is yung pag-a-add po nitong ating liquid fertilizer na nilagyan din po natin ng leaf mold kasi nga po mayroon na po itong mga microorganisms. Ididilig lamang po natin ito dito sa area kung saan natin ibinuon yung ating mga organic materials para makasigurado po tayo na may microorganism po na kakain doon sa ating mga ibinuon.
At kung nakita nyo po yung ating mga videos ng nakaraan, naglalagay din po tayo ng additional compost galing doon sa mga ilalim ng puno plus biochar dito sa ating garden. And then ito nga po, naglalagay din tayo ng mga brown or dried na bamboo leaves as our mulch. So ayun po, may pag-asa pa po yung ating lupa kahit ito po ay mabuhangin or matigas, as long as willing lang po talaga kayo na trabahuin at magpatubo organically, although it's a bit of a challenge talaga, pero napaka-fulfilling po talaga niya. Ayan, thank you for watching guys. Keep gardening!